Bago tayo magsimula mga kaninuno, lilinawin ko lang. Ar-ar ang pangalan na nag-send ng kwento at Mar-Mar naman ang pangalan ng bata. Baka kasi malito kayo kapag pinakinggan nyo na ang kwento. Yan lamang. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Ar-Ar. Taong 2020, Talisay City, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, namumuhay lang kami ng tahimik at payapa sa isang liblib na pamayanan sa lugar na nabanggit. Pero dumating na lang ang isang araw na biglang nabulabog ang katahimikan ng lugar. Merong isang balita na dumating. Isang bata na naman ang namatay sa hindi malaman na kadahilanan. 8 years old pa lang ako ng mga panahong ito. At kasabay din ng mga oras na yan, kakatapos ko lang magpakain sa mga alaga naming baboy. Bigla akong nakaramdam ng masamang pangitain. Para bang merong hindi maganda ang mangyayari. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at samahan pa yan ng napakabahong amoy. Mapanghesa ka, parang nabubulok na laman. Minsan ko nang nalanghap ang amoy na ito. Panahon iyon kung saan merong gumagalang aswang dito sa lugar namin. Nga pala, bago tayo magpatuloy, meron din kasi akong mga kaalaman tungkol sa pangitain. O parang isa siyang babala. Dahil may aral din akong dibino at purong kanan ang gamit ko. Share ko lang. Balik tayo sa kwento. Habang naglalakad pa uwi, bigla kong nasalubong ang isa kong kaibigan. Natawagin na lang natin sa pangalang Roy. Tarantang-taranta siya at hingal na ingal. Nah, parsalamat kay nakita takaupod ka. Danay sa akong kinanghalan ko ang burig mo. Kung sa Tagalog, pare, salamat nakita kita. Sumama ka muna sa akin. Kailangan ko ng tulong mo. Ang sagot ko naman kay Roy, oh, bakit? Anong meron? Yung bata kasi eh, kinuha daw ng aswang tapos biglang... Pinutol ko ang kanyang pagsasalita. Sige na, sasama ako sa'yo. Pero dumaan muna tayo sa bahay. Meron lang akong kukunin. Pagkarating namin sa bahay ko, kaagad akong nagdasal ng puder at bakod sa aking katawan. Kinarga ko na rin ang nag-iisang testamento na gamit ko bilang pinakamataas na proteksyon sa aking katawan. Ramdam ko na merong pagsubok na darating ng mga oras na iyon. Pagkatapos ko namang magdasal, tumuloy na kami kung nasaan yung bata. Madilim na ng mga oras na ito. 6:00 PM. Habang naglalakad kami papalapit doon sa bahay, malakas na puwersa ang humaharang sa paligid ng bakuran. Alam nyo yung pakiramdam na mabigat, tapos sobrang maalinsangan. At kapag tinignan mo yung buong paligid, parang sobrang daming nakatitig sa iyo ng masama. Ganong-ganon ang nararamdaman ko ng mga oras na ito. At sabayan pa yan,
nang bigla ang pamimingi ng dalawang tenga ko, na para bang merong tumatakip. Hindi naman nagtagal yon at nawala rin kaagad. Napasabi na lang ako sa sarili ko na sinusubukan kaagad yung lahat ng gamit ko. Tumingala ako sa kalangitan at nanalangin kay Ama. Ama, kayo na pong bahala sa akin. Naway gabayan niyo po ako kung ano man ang mangyayari ngayong gabi. Pumasok na ako sa loob ng bahay matapos nun. Tumungo ako sa isang bahagi ng bahay kung saan nakahiga ang bata. Habang nasa loob, umupo muna ako sa isang gilid para mag-obserba. Tinitigan ko yung buong paligid. At hindi nagtagal, dumagsa na ang napakaraming tao doon sa kinaroroonan ng bangkay ng bata. Habang abala ang lahat sa pagsubaybay sa pangyayari, doon sa may kabilang parte ng ilog, bigla akong nakarinig ng boses. Boses ng batang sumisigaw. Mama! Ma! Mama! Nagulat yung mga tao kasi yung boses ng bata na yon ay kapareho nung boses nung patay na bata. Kaagad nagsipulasan yung tao at tumakbo papunta doon sa kabilang ilog. Paulit-ulit nilang tinawag yung pangalan ng bata. Baka sakaling bumalik pa daw kasi yung kaluluwa nito. Maya-maya pa, dumating na naman si Roy kasama ang isa naming kaibigan na si Manong Bernie. Habang tinititigan ko ang katawan ng bata, halatang halata na wala na talaga itong buhay. Gawa ng nangingitim na yung dulo ng dalire, pati na rin ang kanyang labi. Idagdag mo pa dyan, nung pinulsohan siya ni Manong Bernie, kumpirmado na wala na talagang buhay ang bata. Doon na binalot ng lungkot, galit at panghihinayang ang lahat ng tao doon sa bahay nila. Habang nagluluksaan lahat at nagsisiiyakan, ako naman ay palihim na nag-uusal ng mga banal na salita at mga banal na pangalan ng Diyos. Dahil sa tingin ko, maaagaw ko pa yung kaluluwa ng bata kung sino man ang may hawak nito. Wala namang masama kung susubukan at baka madala pa natin sa simpleng paspasan. Sa tingin ko kasi, hindi pa huli ang lahat dahil hindi pa naman naninigas ang katawan ng bata. Kaya sinubukan kong makipag-agawan sa kaluluwa niya. At nung pinasadahan ko na ang katawan ng bata ng orasyon ng pambalik, bakod at puder, bigla na lang siyang nanigas. Kahit yung mga paa niya hindi na matiklop. Samantalang kanina, malambot lang ito na parang natutulog. Tinitigan ko ang katawan ng bata at napasabi na lang ako ng, "Peste! Malakas talaga yung gumagawa sa batang ito. Nakikipag-agawan doon sa kabila. Nakakainis. Kung naabutan ko sana na merong pang pulso yung bata at humihinga pa, mas madali sana ang gamutan. Ay, huli na ang lahat. Wala na tayong magagawa." Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating si Kuya Efren kasama ang unang surhana. Titignan at susubuking bawiin ang kaluluwa ng bata.
pagbaba pa lang ng Surhana doon sa tricycle, kahit siya mismo ay parang hindi makapasok doon pa lang sa bakuran. Gawa ng parang merong nakaharang na itim na ora doon pa lang sa may labas. Makikita ka agad sa mukha ng Surhana ang panghihinayang at lungkot na nararamdaman. Umupo siya sa harapan ng bata at meron din siyang ginawang mga paraan kung anong klaseng elemento ang kumuha sa kaluluwa ng bata at kung ano ang ginawa sa kanya. Maya-maya pa, nagsalita na ang babaeng Surhana. Apo mo, Tiyoy, kalooy mansang bata. Kung sa Tagalog, kinuha ng sariwa pa ang apo nyo. Nakakaawa naman yung bata. Aswang ang may kagagawan nito. Para sa inyong lahat, wag na wag nyo nang hahayaan na mangyari pa ito uli. Siguradong babalik ang aswang at meron na namang kukunin na taga rito. Dayo lang siya at minsan na rin napadaan dito sa lugar. Matapos magsalita ng Surhana, umuwi na rin siya. Kahit siya kasi mismo ay wala na rin magawa. Ilang oras pa ang nakalipas, napagpasyahan naming tatlo ni Raroy at Manong Bernie na magtanong-tanong tungkol sa nangyari sa bata. Ang unang pinagtanungan namin ay ang pamangkin ni Roy na kaibigan din ng batang na biktima. Tawagin na lang natin ang pangalan niya bilang Umal. Ayon sa kanyang kwento, noong 2 araw po kasi, nung nakaraan po bago mangyari yung insidente, namamasyal po kami sa ilog noon eh, kasama pa po yung ibang bata. Meron po kaming nakitang matandang lalaki. Nakasakay po siya sa kalabaw eh. Tapos po, ang payat-payat niya. Matangkad po siya, tapos bulag po yung isang mata. Hindi naman po namin pinansin kasi akala po namin wala lang. Ayun po, dumiretso na lang po kami ng paglalakad. Tapos pagtingin ko po sa likod, wala na po yung kasama namin eh. Wala na po yung nabiktima. Kaya po bumalik kami kaagad. Hinanap po namin siya. Tapos ayun po, nakita po namin, kausap niya na po yung matanda. Tas ang nakakatakot pa po dun, nakasakay na po siya doon sa kalabaw. Susundan po sana namin kaso ang dami pong punong kahoy saka mga kawayan sa buong paligid. Kaya ang hirap po nilang sundan. Medyo malayo na rin po kasi sila sa amin eh. Tapos natatabunan pa po yung daraanan namin. Hanggang sa ayun po, ilang minuto po yung lumipas, hindi na po namin sila nakita. Kahit anong hanap po namin kay Marmar, wala na po talaga. Pero ang mas kinagulat po namin, bigla na lang po siyang lumabas sa tubuhan. Tapos yung itsura po ni Marmar, putlang-putla. Hindi po siya nagsasalita. Tapos tulala lang po siya. Parang hindi na nga po siya yung kausap namin eh. Pero tinanong pa rin po namin siya paulit-ulit. Sabi pa nga po namin, saan ka ba nang galing, Mar? Bakit ka biglang nawala? Buti na lang nahanap ka namin. Kung hindi, kami ang mapapagalitan ng tatay mo. Tapos ayun po, umiiling lang po siya. Tapos, tinuro po ni Mar yung isang puno ng eucalyptus. Takot na takot po yung itsura niya. Naluluha pa nga po siya eh. Parang meron po siyang gustong sabihin, pero hindi po siya makapagsalita. Parang meron pong pumipigil sa kanya. Tapos po, yung matandang lalaki na payat, yung bulag po, yung nakasakay sa kalabaw, hindi na po talaga namin nakita. Parang bula po siya na naglaho eh.
Natakot na rin po kami nung mga oras na yun. Kaya nagsiuwian na lang po kami sa kanya-kanyang bahay. Natapos daw ang araw na yun. Nawala namang nangyaring masama kay Marmar. Kaso nga lang, kinaumagahan ng Lunes, doon na nagsimula ang hindi katanggap-tanggap na pangyayari. Doon na binawian ng buhay si Marmar. Ayun mga kaninuno, kita-kits uli bukas sa susunod na parte ng ating kwento. Simpleng katanungan para sa video na ito. Sa palagay niyo ba mga kaninuno, ano kayang mangyayari doon sa kaluluwa ng bata? Kayo nang bahalang humusga. Comment lang ng comment kasama ng hashtag ang ninuno at hashtag RR. Sana pakilike na rin ng ating video. Malaking tulong yan para sa channel. Huwag nating kakalimutan na ang 9 PM ay ang ninuno time. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loyka ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye! Maraming salamat para sa mga comments na ito. Special shoutout para kay Fatima De Vera OFW Life, Jan Junel Palomige, Leticia Bibera Dumas, Joy Iglea, Wawi Tison, Elenita Larieta, Kian Torres, Misi Nastor Mendoza, Elisa Salvador, Erica Sheila Biscara, Rica Poche, Aileen Palis, Shallow Yummy, Yana Christine, Roseline Arante, Mark Vincent Villegas, at sa Olaivar Clan.